Tamang-tama po at napapanahon ang ating tema sapagkat amoy Pasko na. At dahil po amoy Pasko na, ay masabi natin ito ang simula, Advent. Ang paghihintay natin sa Panginoon. And when we talk about Advent, we talk about two things. We remember the first coming of our Lord Jesus Christ. At ang pangalawa is the second coming or the parousia. Kaya naman, ito po ang hindi po magawa ng mga millennials. Kami po kasing mga millennials, sanay na kami na naghihintay. At ang mga kabataan po ngayon, hindi masyadong marunong maghintay. Pagkat ano po ba ang kailangan? Waiting produces patience. Kasi ang gusto nila, lagi ngayon, I want it now. Kaya pagka sila'y ikinasal ay iba na ang timsong, hindi na here comes the bride, all dressed in white. Ang timsong nila, here comes the bride, 5 months inside, 4 months to go, and we have a baby boy. Ayun, dahil hindi po na marunong maghintay. Ang tao po dapat marunong maghintay because our life is never complete. We need to wait with patience, with optimism, and with perseverance. Because be patient, everything is coming together. Whatever you are asking for is on its way to you. Kaya anuman yung hinihingi natin, kailangan nating maghintay. Pangalawa, waiting is an invitation to purify our motives. Alam mo ba kung bakit hindi minsan binibigay ni Lord kaagad-agad? Sabagat gusto niyang dalisayin ang ating puso. It purifies our character and sense of values. Maaring to become worthy of the gifts that God is giving us, the Lord is asking you and I to wait with patience and perseverance. Mga kapatid, pangatlo, waiting is not wasting, but working. Ayan po ang misconception ng mga tao. For man, to us, waiting is wasting. To God, for God, waiting is working. Sapagkat ganyan po, nagtrabaho ang kaharian ng Diyos. Nagsimula po ay gradual unfolding of the kingdom of God. It starts in the desert, in a very unusual place. It starts with John the Baptist. The kingdom of God is at hand. At pumili ang Panginoon ng 12 disipulo. At pinili niya ang bayang Israel. At pinili niya ang 12 disipulo para maipahayag ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, when the time is right, the Lord said, I, the Lord, will make it happen. Isaiah chapter 60, verse 22, God will make a way. If you think there is no way, God will make a way. Kung anuman po ang ating mga hinihingi sa buhay. Mga kapatid, pang-apat, waiting is a sign of true love and patience. Alam po nyo, sa mga mag-asawa, kaya nagiging maganda ang kanilang pagsasama, ay sapagkat sila'y natutong maghintay. Kasi mga kabataan, I want it now, sasabihin dun sa kanyang girlfriend, ibigay mo na, hindi makapaghintay ng kasal. Kaya naman ano nangyayari, instant syota, instant buntis, instant asawa, instant hiwalay. Because they don't learn how to wait. But wait is a sign of true love and patience. Like a farmer who plants a seed, he waits for the right timing for it to sprout and see it light. From darkness to light. Kaya naman, makikita ang bunga ng paghihintay doon po sa matyaga nating paghihintay sa pagdating ng kaganapan. Ikalima, learn to trust in His perfect time and way. Kasi meron po talagang perfect na oras ang Panginoon. Meron siyang perfect manner. Kaya hindi natin kinakailang mag-worry, sleep in peace tonight because God is in control of your life. Mga kabatid, napakaganda po na tayo'y naghihintay because our life is never complete. We always have that sense of fulfillment if we wait with a kind of patience, perseverance, and optimism. Ito pong buhay po natin ay mahabang paghihintay. Life is a long wait. Pagkagising mo sa umaga, tubig, naghihintay ka ng iyong asawa, naghihintay ka ng bonus, naghihintay ka ng swerte, naghihintay ka ng mga regalo. Why not wait for the coming of the Lord into your life? Darating na po ang Panginoon at sana sa oras na ito, matagpuan, handa ang puso mo sapagkat ang puso mo